Vista, mga kabarangay, nandito naman tayo sa taas ng Don Mars, kung saan tayo ay nag-lunch break dito at nagutom ang mga kasama sa ating session hall, at dito kami dumiretso sa Don Mars. So habang kumakain kami ay hindi ko napigilan ang aking camera na tutukan itong Taal Volcano na sa kasalukuyan, at medyo ika nga ay naaliw ako sa tanawin na nakita kong maaliwala sa Amerika natin. So update ko lang kayo sa tanghali ito, at nakita natin na ang vulkan ay panayad at wala man lamang ibinubuga. Although na talaga namang ang hunap at init ng panahon ay hindi maipagkakaila na it's 12:30 in the high noon, at talaga namang napansin ko lang parang lumuluwang na lumuluwang yung ika nga ay tagtuyot diyan sa ating vulkan, magsimula doon sa original cone, moving to this area. Ayan no? Ang original cone kasi nasa may bandang kanan, makikita natin mamaya. So napansin ko lang, siguro sa tindi ng init at hunab na ika nga ay yung dampi ng init ng ating vulkan diyan sa area na yan, ay unti-unting lumalapad at natutuyo yung mga halaman na nakatanim diyan dati, yung mga malalaking puno, yung mga damo or whatever. Kaya parang tingin natin parang nakakalbo yung area, no? Hindi nyo napapansin, mga kabarangay, talagang nakakalbo yung area ng vulkan. Ayun, no? Yung medyo namumuting yun na malawak na. Dati kasi nung mga a few years ago, kahit pumuputok ang vulkan Taal, ay ang area na yan ay makukunti pa lang yung medyo nakakalbo na bulubundukin. Pero ngayon napapansin natin, dahil nga ito ay epekto ng climate change at pagbabago talaga ng klima ng panahon sa buong mundo, napapansin natin yung vulkan ay lumalawak ng lumalawak, kasi volcanic talaga yung area na yan, sa may Taal Volcano. Lumalawak na lumalawak yung mga namamatay na puno, at ang mga damo riyan ay halos hindi na halos tumutubo dahil sa init nga na ibinubuga ng vulkan Taal. So napapansin natin yung area na yan halos nakakalbo na. Kung meron man siguro mga puno at halaman tumutubo diyan, ay pansamantala lamang. Hindi nagtatagal ang buhay dahil sobrang umiinit na ang panahon. At nakita nyo naman saan man tayo magtako, kahit mapanood naman sa atin at sa YouTube. At kahit naman magtako lang, talaga naman ang climate change ay talaga naman na ika nga ay bumubulagana sa ating katotohanan ng buhay, na talagang nagbibigay ika nga ay pansin at nagbibigay ika nga ay sa isipan natin na bakit masyadong umiinit ang panahon, bakit ang vulkan ay pagsingaw ay talagang affected nationwide, hindi lang sa area ng vulkan dito sa may Batangas, kundi sa buong area ng Pilipinas naramdaman natin ang init ng hunab, di ba, mga kabarangay? So yan lamang po ang update natin, and thank you so much for watching.